Eccola a te più o meno. At buksan natin sa Ephesians chapter 4 verse 30. Ephesians chapter 4 verse 30. Sabi rito, huwag ninyo pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Nasa Kanya kayo tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatuwos. Palayan ng Diyos ang pagbasa ng Kanyang banal na salita at tiniling natin kay Brother Biboy. Pauna tayo sa panalangin. Ng Diyos, Ama, pangyarihan sa lahat. Magpupuli na papas na marami sa inyo, ng Diyos. Sa inyong walang hanggang pag-ibig, kaputihan sa aming lahat. Amen. Salamat na marami, Mang Diyos, sa araw na inyong banal na gawain. Salamat sa inyong banal na salita na aming maririnig sa araw na ito. Amen. Mang Diyos, niling po namin ang gabay po ng banal na Espiritu sa aming pakikinig ninyong banal na salita. Amen. Sa pagsasalita po ng inyong anak, Mang Diyos, kanyang pagmimensahe, na maging pagpapala po ang inyong mga salita sa lahat po namin makikinig. Amen. Nasa lahat po kami makikinig, Amang Diyos, buksan niyo po aming mga puso at isipan na aming tanggapin ng lubos ang iyong mga banal na salita. Amen. Na aming makita liwanag katotohanan, Amang Diyos. Amen. Ito ay aming magamit sa aming buhay, sa aming paglago, sa kabanalan, sa kaligtasan, Amang Diyos. Amen. Amang Diyos, sa aming hiling, napasalamatan sa inyo sa matamis sa pangalan ng Panginoon si Kristo. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon tayo magpagpatuloy at ang pamagat po ay kukunin natin dito rin sa verse na ito. Grieve not the Holy Spirit of God. Sabi sa Tagalog na huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Bago lahat ay ibig ko munang bumati ng Happy Father's Day. Una-una sa ating Diyos Ama, ang mga pangyarihan sa lahat. Na dahil sa Kanya ay tayo nabubuhay. Amen. At Siya nagbibigay ng lakas sa atin. Lahat ng pagpapala. Higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Salamat sa pag-ibig ng Diyos Ama. Na binigay ang ating Panginoon Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan. Para tayo makapamuhay. Naligtas. Hindi ko magawa kasalanan. Kapamuhay ng banal. Sa panahon kasalukuyan. Sa libutan. Salamat sa lahat na hindi ito naging huli. Na natagpuan natin katotohanan. Sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Kanyang mga banal na salita. Sa Espiritu Santo. At salamat din sa oras na ito na tayo nagpapasalamat din sa pag-ibig ng pamilya, ng anak, ng mga kapatid, kaibigan din na bumati sa atin. Ng Happy Father's Day. At pinagpapasalamat din ang, sa lahat ng bumati sa akin. Happy Father's Day at lalong tumataba aking puso. I feel humbled and thankful sa lahat ng mga magaganda niyong bati. At gusto ko rin na samantalay ng oras na ito na batihin din ang lahat ng mga ama. Sa iba't ibang lugar, ang salibutan, Happy Father's Day. At nawa na higit pa kayong pagpalain ng Diyos, lalo na yung mga Christian fathers na kayo ang ama. Nang hindi lang kay ama ng iyong mga anak, kundi kayo maging ama ng pananampalataya. Kayo'y kung paano si Kristo ang pundasyon ng pananampalataya, kayo rin ang maging pundasyon na iyong pamilya. Na nawa makita sa atin na lahat ng ama na tayo maging halimbawa sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagsunod sa ating Panginoon. Maging halimbawa sa mabubuting gawa.
para makita ang sanlibutan at maging huwaran tayo. Mga kapatid, ito'y sa merito lahat ng ating Diyos Amang Pangyarihan sa lahat at sa ating Panginoong Kristo na nagagawa natin ang kanyang kalooban dahil sa kanila. Kaya sa di pagtagal ating pag-aaralan yung mensahe, grieve not the Holy Spirit of God. Pag-aralan natin unang-una, may dalawang klaseng espirito. Two spirits that is controlling the world or controlling people's lives. Unang-una yung spirit of the devil or tinatawag ng bad spirits. Yung espirito ng Diablo, ito yung tinatawag nilang mapandaya na espiritu or deceptive spirits. Nagbibigay sila ng false impressions. At ito ang siya nagtutulak sa mga tao na paniwalaan nila ang mali. Nagtutulak sa tao na sila magsinungaling sa Diyos at sa kanilang kapwa. So na-deceive. At gumagamit sila ang espiritu na ito ay gumagamit ng mga false preachers. Kaya na meron silang false doctrines. May mga tinuturo sila na hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya maraming na-deceive. Maraming iba't ibang nagkalat ngayon ng maraming religion, maraming church dahil sa iba't ibang turong ito. Kung tutuusin, isa lang naman church na itinayo ng ating Panginoong Hesus, yung Church of God na nakasulat dito sa Biblia, na ito'y binili niya ng kanyang sariling dugo. Bakit maraming iba't ibang church, iba't ibang pangalan? Sapagkat dahil sa iba't ibang turo na nagkalat sa libutan. At ito'y dahil sa mga mapandayang espiritu. Pangalawa na ano, na sinasabi pa rito yung spirit of the devil, yung tinatawag na spiritualism. Bakit merong spiritualism? Yung tulad doon, nakikipag-communicate sa mga patay daw. Nakikipag-usap sa mga patay at ginagamit yung mga patay nating kamag-anak na pwede ka daw makipag-usap sa patay. Hindi po totoo yun. Dahil nagmamasquerade yung mga espiritu ng Diablo. Kaya akala nila, yung nakikinig naman, akala niya, oh, nakausap ko yung aking ama, o aking ina, o aking namatay na kamag-anak, dahil yung boses kaparehas, pwedeng gayahin yan ng masamang espiritu. Out of that, nandito yung sorcery, nandun yung witchcraft, yung mga pangkukulam, hindi sa Panginoon mga yan. Fortune telling, hindi sa Panginoon yan. Sino bang makapagsasabi ng ating future? Kundi ang Diyos lang. Walang tao makapagsabi ng kanyang future. Ang Diyos lang nakakaalam. At meron pang tinatawag yung spirit of free love. Kasi buong salibutan, makikita mo sa modern world, kahit kanyo-kanino, pwede. Yung spirit of worldliness. Kaya makikita mo yung malalaso ang ginagawa ng tao. Wala nang pakialaman yun ng tao na nakikipagrelasyon, fornication, relationship out of marriage, lahat yung maginagawa. Kasi merong spirit ng devil. May tinatawag ding accusing spirit. Ito yung kuminsan ginagamit ng Diablo sa mga Kristiyano. Nasabi niya, oh, hindi ka naman tunay na ligtas. Binibigyan ka ng alinlangan sa iyong yung salvation. Kung ikaw may tunay na ligtas o ikaw ay napabanal. Ina-accuse ka. Hindi ka naman mahal ng Diyos. Eh bakit ka maraming pagsubok? Bakit maraming kang problema? So may mga ano yan. Hindi sa Diyos yan.
Tapos meron pang tinatawag yung doubting spirit. Inilalagay yan sa puso ng tao. At nagda-doubt sila sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Kaya mga kapatid, ito lang isang mga naging halimbawa. Isang napakabigat na spirit, yung spirit of compromise. Karamihan sa tao, in the religious world, ito napakabigat na problema nila, spirit of compromise. Pwede kang pumunta sa church, makinig ng salita ng Diyos. Pagkatapos ng pag-uwi mo, paglabas mo, from Monday to Friday, pwede kang mamuhay na tulad sa makasalimutan. Compromising. Pati yung mga preachers, kino-compromise nila ang kanilang preaching. Bakit? Hindi nila sinasabi yung totoo. To preach the Word of God, you have to preach the truth from the Bible. With the anointing of the Holy Spirit. Kung hindi mo ma-preach ito, huwag ka na mag-preach kasi niluloko mo lang ang tao. Ang nangyayari, marami ang nadideceive. Kaya pinapaniwala ng tao ang mali. At ito ang siyang nagtutulak para sa gumawa ng kasalanan at mapahamak ang kanilang kaluluwa. Kaya kawawa yung mga preacher na yan. Pagdating ng araw, kawawa kayo sa Panginoon sapagkat marami kayong kaluluwa na dineceive. That's why we have to preach responsibly, accountably, with love and sincerity. Naginagawa natin to para sa Panginoon. At stake ang kaluluwa ng tao. Tayo nagpapagamit sa Espiritu ng Diyos, hindi sa Espiritu ng Diablo. Kaya, pinipreach natin yung tao, ang tao ay maligtas sa kasalanan. Maligtas sa paggawa ng kasalanan. Siya mapamanal at siya pupunta sa langit. Yun ang pinipreach dito sa Biblia. Kung di mo may preach yan ng tama at may maliwanag, ang tao ay hindi makakasunod. At sila rin ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. At yun ang patuloy na ginagawa ng religious world. Dahil hindi nila nauunawaan ang tunay na aral ng Panginoon. Ngunit ang pinaka maganda doon, mayroon tayong yung pangalawa, the Holy Spirit of God, na tinatawag nating Eternal Spirit. Nung panahon ni Moses, yung doctrine of Trinity, hindi pa masyadong itong na-recognized. Dahil ang panahon ni Moses, ang inaano nila yung iisang Diyos. Kaya makikita mo may mga religion na nakabase lang doon na iisa lang daw ang Diyos. Pero ang sa Gospel of Christ, dito sa New Testament, higit to naging maliwanag. Na merong iisang Diyos na tatlong persona. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa panahon ng Old Testament, ang Diyos Ama. Tapos, noong panahon ng mga apostol, si Kristo nakita nila na mukhaan, nagkatawang tao. At sa panahon natin ngayon, Gospel Dispensation, Holy Spirit na ang siyang namamahala. That's why we have, kailangan malaman natin kung ano ang gawain ng Espiritu Santo. At doon sa ang yung iba kasing church na religion na ating nakashira nung araw, hindi nila tinatanggap yung Espiritu Santo. Alam niyo ba na dahil sa Holy Spirit, Christ was conceived through the Holy Spirit. At sa lahat ng ginawa ng miracles ng ating Panginoon, through the Holy Spirit. At sa kanyang kamatayan at sa lalo na sa kanyang pagkabuhay na maguli, binuhay siya through the Holy Spirit. So makita mo yun na nagkakaroon ng harmony ng gospel, ng katuroan, dahil lahat ay nagkatotoo. Kaya ang Holy Spirit ngayon is the representative of Godhead on earth. Ito ngayon ang nagre-represent sa Diyos Ama, Espiritu Santo. Ngayon, sabi rito na sa Hebrew 9:14, gusto ko basahin sa inyo yung Hebrew 9:14.
How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead work to serve the living God? Napakaganda, no? Ayun yung sinabi niyo dito. Mayroong eternal spirit. Ito yung espiritu ng Diyos na tinuturo ko dito. Ngayon, sabi sa ating binasa sa Ephesians chapter 4 verse 30, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Sabi niya, grieve not the Holy Spirit of God. Pag sinabing pighatiin o grieve, sa madaling salita sa Tagalog, kuminsan nalulungkot ang Espiritu Santo. Nalulungkot ang Diyos. Ito yung Espiritu ng ating Diyos Ama. Nalulungkot sa mga tao. Bakit? Kasi maraming bagay. Una-una, yung sa kasalanan. Patuloy na gumagawa ng kasalanan ang tao na ang Espiritu Santo nalulungkot, napipighati. Ako bilang ama, pag aking mga anak may ginawa na masama o hindi tama, ako'y nalulungkot. Dahil, alam ko bakit? Parang bagang sa tingin ko, hindi ako mahal ng aking mga anak. Dahil kung ano itinuturo kong tama, bakit hindi nila sinusunod? Ganun ang damdamin ng isang ama. Na habang ikaw gumagawa, ang ama'y gumagawa ng mabuti, dapat din ang kanyang mga anak ay susunod. Dahil ito'y mabuti. Alam mo yun, ang Diyos Ama, ganun din. Ang kanyang hangarin sa mga tao ay kabutihan upang pagpalain niya magkaroon ng blessings dito at higit sa lahat sa buhay na walang hanggan. Ngunit ang tao, anong ginagawa? Hindi sumusunod sa ating Diyos Ama. Hindi sa sumusunod sa Espiritu Santo. Mga kapatid, out of more than 7 billion na tao sa libutan ito, Diyos lang nakakaalam, pero kukunti, it's small percentage or are truly obedient to the Word of God, to the will of God. Lahat yan, sinusunod ang kanilang sarili sa kanilang kapahamakan. Kaya habang sinusunod mo yung mga bad spirit na yan, wala sa iyo ng Espiritu ng Diyos. Yun ang totoo. Pag nasa yung Espiritu ng Diablo, wala sa Espiritu ng Diyos. Kaya huwag mong sabihin yung mga nagsisimba o nag-church. Kung kayo ay tunay na mayroong Espiritu ng Diyos sa inyo, hindi kayo dapat gumagawa ng kasalanan. Hindi kayo dapat gumagawa ng kasamaan. Dahil oras na gumawa kayo ng kasamaan, hindi Espiritu ng Diyos ang nagpapatnubay sa inyo o nagkukontrol. Espiritu ng Diablo. Ang kapatid, pag-aaralan natin yung gawain ng Holy Spirit para higit na maging maliwanag sa atin. This is a doctrinal turo ng Biblia na nawa dapat maunawahan ito. Kasi hindi ito naunawaan, unang-una hindi ito na ipapaliwanag ng maliwanag. Pangalawa, hindi naiintindihan. Pangatlo, yung ibang nag-preach, hindi alam i-preach ito. At unang-una na gawain ng Espiritu Santo yung tinatawag yung conviction of sinners, yung pagsusumbat. Ito yung tinatawag na Bible conviction. Basahin natin yung sa John chapter 16. Verse 8. Sabi nito natin pa yun, and when he has come, sabi niya, he will convict the world of sin and of righteousness and judgment. Anong ibig sabihin? Yung convict, sinusumbatan niya ang sanlibutan saan? Sa kanilang kasalanan. Bakit sinusumbatan ng Espiritu Santo ang tao sa kasalanan? Kasi ang taong gumagawa ng kasalanan, wala sa kanila yung approval ng ating Panginoon. Tandaan nyo yan. Habang gumagawa ka ng masama, walang approval sa iyo ng Diyos. Kaya mayroong Espiritu Santo ngayon na nagkukumbik sa iyo na anong sinasabi niya? Masama ang iyong ginagawa.
Sa ibang tao, sa kanila sabi niya, konsensya daw. Nakokonsensya ako nung gumawa masama. Hindi niyo alam na kayo sinusumbatan ngayon ng Espiritu Santo. Holy Spirit nagko-convict. Ngayon, sabi niya, He will convict the world of sin and of righteousness. Anong sinasabi Espiritu Santo? Hindi yan ang tama. Ito ang katwiran ng Diyos. Anong sabi katwiran ng Diyos na? Huwag kang magkasala. Huwag kang magnakaw. Huwag kang manloko. Huwag kang magsinungaling. Huwag kang magsabi ng hindi tama. Huwag kang magmura. So, sinasabi lahat yan. Dahil ito yung katwiran ng Diyos. Tapos ano yun? Sabi pa sa John 16:8, He will convict the world of sin, righteousness, and judgment of sin. Sa verse 19. Ang sabi niya, dahil dalang araw, i-judge ka ng Panginoon. Merong judgment na darating at huhusgan ka ng Diyos sa iyong ginawang kasalanan. Diba sa pagdating sa court of law, sino yung mga ginadya na nakaharap sa court of law? Yung mga kriminal na gumawa ng kasalanan. Kung ikaw ay law-abiding, dadaling ka ba sa court of law? Hindi. Kung dalhin ka man nila, false accusation, mapapawalang sala ka. Pero ito yung judgments ng Panginoon. Kaya, ang ginagawa ng Espiritu Santo, nire-reproof tayo. Tayo ay nire-rebuke. Tinuturuan, winawardingan, at para tinuturuan tayo ng mayroong mas magandang buhay. At sabi niya, mayroong mas magandang, mayroong tamang daan. Ito yung tamang daan ng Panginoon. Tinuturuan ka pa magmula doon sa masamang lakad mo, itinuturo sa'yo kung mayroong mas mabuting daan. Ito yung daan ng Panginoon. Hindi yung daan ng kasalanan. At alam niyo mga kapatid na mayroong tatlong klase Espiritu na ito siyang nagtutulak sa tao para sila gumalaw. At ito'y nasa salibutan. Unang-una, yung Spirit of Anger. Yung Spirit of Anger, yung pagkagalit. Kuminsan ginagamit yan sa church eh. Bakit ginagamit sa church yung Spirit of Anger? Ini-insight nila yung nasa loob ng church na sila magalit. Halimbawa, sabi, sinisiraan tayo ng ganito. Sinisiraan yung ating pastor, sinisiraan ganito. Kaya lahat ng mga preacher kayo ng ayon, mga nakikinig, nagagalit. Ito yung Spirit of Anger na tinutukoy dito. Ini-insight mo yung tao para magalit. Ano pa? Yung Spirit of Sympathy. Ginagamit din ito. Yung sympathy, sabi ka na, alam mo, itong pastor na natin, ito tama yun namang ginagawa. Bakit? Sinisiraan. Tapos ginagamit yung, ito nga eh, tumutulong sa kanyang kapwa, lahat ganyan. So may mga sympathy, ginagamit yung sympathy ng tao. Ikaw naman, nakikinig, nakikisympathize ka dahil dun sa mga mabuting ginagawa. So ito, hindi nagbibigay ng resulta para ang tao ay maligtas sa kasalanan. Yung anger, sympathy. Ngunit ang pinakamaganda yung Spirit of God, yung Spirit ng Diyos. Na ito ang magko-convict sa'yo na mayroong pag-ibig, may sinseridad, at kinoconvict ka na huwag kang magkasala, kinoconvict ka na mayroong ito yung tamang katwiran ng Diyos, at kinoconvict ka na ikaw ay haharap sa judgment. At ang ginagamit ng Espiritu Santo yung gospel, yung ebanghelyo. So, sa pamagitan ng ebanghelyo, ipinipresent ngayon yung katotohanan. Amen? Kaya kita mong napakaganda rito sapagkat kung ang Holy Spirit ang siyang nangunguna, ang Holy Spirit ang siyang pumapatnubay sa nagpre-preach, maliwanag. Kung bubuksan natin dito, sa Romans chapter 2, verse 4, sabi rito, do you despise the riches of His goodness? Sabi niya, forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God
leads you to repentance. So, ang ipinapakita sa Espiritu Santo yung kagandahan, kabutihan ng Diyos, yung kagandahan loob ng Panginoon. Diba pag narinig mo yung gospel na sa pamagitan na dahil ikaw ay makasalanan, sasabi nila, ang Diyos, bagat mat ikay makasalanan, mahal ka ng Panginoon. Kung ikaw ay magsisisi, ikay patatawarin ng Diyos. So makikita mo yung ano, at ano sabi, babaguhin ng Diyos ang iyong buhay. Gaano man kabigat ang iyong kasalanan, papatawarin ka ng Diyos kung ikaw ay tapat na magsisisi. So nakikita mo yun ha, ang Espiritu Santo ngayon ay nangungusap sa iyo. Dinadala ka sa isang daan, na, sa isang lugar na patatawarin ka ng Diyos sa iyong kasalanan. At sabi niya, at pagkatapos niyan, ang tao nakikinig, umiiyak. Dahil na mayroong conviction ng Holy Spirit na nare-realize niya ngayon na siya nagkasala sa Diyos at sa tao, nare-realize niya lahat ng kanya ng gawang kasamaan. So ito yung tunay na conviction ng gagaling sa Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Na ito yung ating naranasan. Naranasan lahat ng mga Kristiyano at sila naligtas sa kasalanan. Ngayon, meron ding conviction na nasa salibutan. Ano yung conviction na nasa salibutan? Ako'y dadalo sa church kasi baka para ako hindi mapunta sa impyerno. Ako'y dadalo sa church baka parusahan ako ng Diyos. Ako'y dadalo sa church baka para magtagumpay ako sa aking buhay. Eh, papasahin natin yung tinatawag doon na conviction na hindi galing sa Espiritu Santo kundi nanggagaling lang sa salibutan. Dito sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Sabi niya, "For godly sorrow produces repentance leading to salvation. Not to be regretted, but the sorrow of the world," sabi niya, "produces death." So makikita mo 'yun. Yung godly sorrow caused by spirit, yung espiritu ng Diyos, ito ngayon ang siyang nag-uudyok sa'yo para magsisi at ikaw ay iligtas ng Panginoon. Alam mo kung walang Espiritu Santo na nagkukonvict sa makasalanan, hindi siya maliligtas. Yung conviction sa court of law, guilty ka eh. Pero yung conviction na gagaling sa Panginoon, guilty ka pero binibigyan ka ng pag-asa na mapapawalang sala. Patatawarin ka ng Diyos. At ano sabi pa nun, "I will remember your sins no more." Dun sa court of law, pag ikaw ay convicted, kulong ka. O ikaw ay magkakaroon ng death penalty. Ibig sabihin, pagbabayaran mo. So napakaganda yun sa Panginoon, di ba? Ngayon, ito ang tinuturo sa atin ng Biblia na ito ngayon ay sa pamagitan ng Espiritu Santo at kapangyarihan ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon at sa lahat na nakikinig, ito'y napakahalaga. Ngayon ang nangyayari, napipigati ang Espiritu Santo na pagkatapos mong marinig ang Ebanghelyo, pagkatapos marinig na nakita mong kalalagayan mo ikay makasalanan, na hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos at ikay hahatulan ng Diyos pagdating ng araw, napipigat yan Holy Spirit kung hindi ka itatanggap. Nilalabanan. Nilalabanan ngayon ng tao yung conviction ng Holy Spirit. Kaya ano nangyayari? Hindi sila maligtas sa kasalanan. Kahit ipangaral mo yung Ebanghelyo, kung nilalabanan nila, kasi kailan nang makita pa nun yung free will, tatanggap ka sa Panginoon, ikaw magsisisi. Hindi yung sa ibang church, sabi niya, sinong gustong tumanggap sa Panginoon, taas ang kamay, sige, ipapadalain namin kayo, kayo ligtas na. Natanggap niyo na yung salvation niyo. Yan ang ginagawa ng sekta. Kaya, napaparami nasa church. Pero ang totoo, pagkatapos ng church, balik sila sa salibutan. Anong sabi ng pastor? Hindi, kailan natin yan. Kasi mayroong nourishing, kailan natin silang unawain. Alam mo, kung nag-preach ka at hindi rin maliligtas ang tao, sayang.
Kung nagpe-preach ka at ang tao ay nasa kasalanan pa rin, dahil hindi mo na ipipreach ng tama, walang kabuluhan. Ngayon, kung nag-preach ka ng totoo na ito ang kalooban ng Diyos at hindi sila tumanggap, sabi rito sa Biblia, sisingilin ng Diyos ang kanilang dugo sa kanilang sarili dahil hindi sila tumanggap sa Panginoon. Pero kung ang preacher ay nag-preach at hindi niya pinreach ang totoo, yung dugo ng mga hindi naligtas ay sisingilin doon sa preacher. Kaya, napipigati ang Espiritu Santo dahil hindi nila tinatanggap yung magandang alok ng Diyos. Isipin mo, patatawarin ka sa iyong kasalanan. Babaguhin ang iyong buhay. Ha? Ibibigay sa iyo yung blessing na hindi mababayaran ng salapi. Yung kaligtasan kailanman hindi po mabibili ng salapi sapagkat ang kahalagahan nito, yung dugo, buhay at dugo ng ating Panginoong si Kristo. Namatay siya para sa ating mga sala. Yun ang kabayaran ng kasalanan. Kaya hindi pwedeng bilhin ng salapi. At pangalawa, napipigat yung Espiritu Santo dahil yung tao ayaw magsisi ng kanyang kasalanan. By refusing to confess their sins. Napipigat yung Espiritu Santo. Ngayon yung doon naman sa nag-confess, ayaw nilang lubusang iwanan. By refusing to forsake sins. See, this is how it works sa Christianity. You have to. Kailangan ikaw ay manampalataya sa Panginoon. Pagsisihan mo lahat ng nagawang kasalanan at magkaroon ka ng decision na hindi mo na gagawin pa yung kasalanan ginawa mo. Amen? Amen? So yan. So pagkatapos mo na convict at ikaw nakapagsisi, patatawarin ka ng Diyos. Amen. Dahil lahat ng lumalapit sa Panginoon through the Holy Spirit, patatawarin ng Diyos kung ikaw ay tunay na, makita ng Diyos na ikaw ay tunay na nagsisisi. Hindi mo pwedeng mali lang ang Panginoon. Kasi yung tao nakatingin sa panglabas, ang Diyos nakatingin sa puso. Kung sino ang tunay na nagsisisi at gusto niyang iwanan ang kanyang kasalanan. At doon magkakaroon ng true salvation at pinatawad ka ng Diyos. Pagkatapos niyan, kung ikaw ay nakapagsisi, niligtas ka ng Panginoon, ano naman gagawin ng Espiritu Santo sa iyo? Ito ay napakaganda. Dito sa Romans chapter 8, verse 15, anong sasabihin? Pangalawang gawain ng Espiritu Santo, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Ngayon, meron kang adoption. Itong pangalawang gawain ng Espiritu. Alam mo, sa libutan, merong iba't ibang klase ng adoption. Pag nag-adopt by baptism, adoption by baptism, halimbawa, may nagpa-baptize, ikaw ang ninong, sabi mo, inaanak ko na yan. Ah, di ba? Totoo yan, maraming ninong-ninang. Kaya kung bisa, makita mo yung nagpa-baptize, yung mga kinakasal, marami silang ninong-ninang. So isang halimbawa. Iba naman, yung adoption by marriage. Halimbawa, may nag-asawa at yung inasawa niya may mga anak. Kasama, na-adopt na rin niya yung anak nung partner niya. So yun, by marriage. Pangatlong adoption, yung sasalibutan yung by legal means. Halimbawa, yung ibang couple walang anak. Sabi niya, mag-a-adapt na lang tayo. Huwag tayo mag-a-anak. Kasi silang gawain dito sa North America. Nagpupunta sila ibang bansa, mag-a-adapt sila ng mga ibang bata. So, yung mga yon, yung adoption dito sa salibutan. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon, yung adoption na tayo ngayon, in-adapt ng Panginoon. Di ba napakaganda? Dati kay anak ng Diablo. Kasi sabi rin sa Biblia, sino mang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Ngayon, magmula sa kaharian ng Diablo, nasa kaharian ka ng Diyos, inadapt ka na ng Panginoon. Through the Holy Spirit, tulad yung binasa natin dito na sa Romans 8:15, you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption.
Tapos, sa verse 16, kung bababa ka, the Spirit, which is the Holy Spirit, Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. So, nakikita mo, may executor. The Holy Spirit is the executive of the laws of the kingdom of God that qualifies us for the membership in the royal family. Ito ngayon ang nagte-testify. Kaya tayo anak ng Diyos. Doon sa mga nabanggit natin mga adoption kanina, meron ding witness. Diba? Meron witness. Pero dito, mismong Holy Spirit ang siya nang-adopt sa atin. Di ba napakaganda? Ikaw ba na ordinaryong tao? Basta ka lang ba i-adopt ng mga hari dito sa salibutang ito? Yung mga monarchy? Hindi. Pero, sipin mo, ang Diyos na mapangyarihan sa lahat, in-adopt ka through the Holy Spirit sa kanyang kaharian nung ikaw'y nagsisi ng iyong kasalanan. Ngayon, dahil ikaw ay in-adopt na nasa Panginoon, para makita natin mabuti ano, at higit nating makamalin ang Diyos at sumunod tayo. At sa mga hindi pa na-adopt sa karya ng Diyos, tatandaan nyo ito, na ito'y maging nawa, ito'y maging attraction sa inyo, ito'y maging pagpapala sa inyo na tanggapin. Yung benefits na matatanggap mo ngayon pag ikaw ay nasa anak ng Diyos. Yung present benefits at saka yung future. Present benefits, ikaw ay niligtas sa kasalanan. Deliverance from sin. Niligtas ka sa kasalanan. Para ikaw ngayon ay, ikaw na nasa karya ng Diyos. Lahat na nasa karya ng Diyos, yung mga naligtas lang sa kasalanan. Huwag mong sabihin kabilang ka sa karya ng Diyos, pero gumagawa ka ng kasalanan, nasa karya ka ng Diyalo. So yung mga naligtas sa kasalanan, nasa karya ng Diyos, at merong deliverance from sin. Pangalawa, yung preservation, not to commit sin. So, hindi ka lang iligtas ng Panginoon, bibigyan ka ngayon ng kapangyarihan para ikaw hindi magkasala. May pagtuturo at salita ng Diyos, the grace of God is sufficient. Tinutulungan ka ngayon. So, lahat ng mga in-adopt niya, tinutulungan ng Diyos. Iba, napakaganda yun. Habang ikaw ay patuloy na nag-aaral salita ng Diyos, nakikinig, sumusunod. Kaya kung hindi ka mag-aaral, susunod, mawawala. Mawawala. Ngayon, sabi nung ibang sekta naman, hindi nawawala yung kaligtasan. Paminsan ka naligtas, ligtas ka na. O hindi nga mawawala yun. Pero kung ikaw ay bumalik sa kasalanan, babalik ka sa karya ng Diablo. O nasa, huwag mo sabihin, nasa Panginoon ka pa. O yun ang mali na namang katuruan. Ngayon, ano yung future na ano benefits? Eternal life sa piling ng ating Panginoon. Kaya napakaganda na ikaw may adapt sa bilang anak ng Diyos dahil binigyan ka ngayon ng title. Ko, ano sabi niya, kasamang tagapagmana ni Kristo. Yung mga kung ikaw ay kabilang sa kaharian, ikaw ay tagapagmana kasama ng ating Panginoon. At binigyan ka ng isang pangalan. Ano yung tawag sa pangalan na sa Biblia? Kristiyano. Christian at iba tinatawag banal. Kita mo, saints. Banal. Kasi ang lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos, yung banal. Yung karya ng Diyos ay banal, ang mga nakatira doon ay banal, ang Diyos ay banal. So, napakaliwanag. At kung ikaw ay na-adopt, lahat yan ay na kailangan na ina-adopt mo rin yung pangalan ng nag-adopt sa'yo. Kaya nga Kristiyano eh. From Christ, Christian. Diba? Ngayon, basahin natin yung sinabi dito sa Biblia. Sa John chapter 17, verse 12. Sabi ng Panginoon, while I was with them in the world, I kept them in your name. Amen. Those whom you gave me, I have kept, and none of them is lost, except the son of perdition, that the scripture might be
Paul Field. Lahat na ibinigay mo sa akin, sabi niya, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Amen. Ngayon, ano pa sinasabi ron? Sa Acts 20:28. Therefore, take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Oh, ito na yon. Bakit may pangalan ng church? Church of God, Acts 20:28. Sabi niya rito, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Kaya, ang tawag sa church ng Panginoon ay Church of God. Dahil hango saan? Sa pangalan ng Diyos Ama. Amen? Ngayon, ang daming nagtawag ng kanyang-kanyang church dyan. Kuminsan, hihiwala ito, yung pastor, magtatayo siya ng church. Lalagyan niya ng pangalan. Dito rin ako. Yung iba nga, gumagamit din ng Church of God. Pero yung turo nila, turo ng tao. Yung tunay na Church of God ang itinuturo niya, yung turo ng ating Panginoon. Yung maligtas sa kasalanan, dahil sa Espiritu Santo, iwanan ang paggawa ng kasalanan, being adopted in the word of in the kingdom of God. Alam mo ba? Iyan ang ano dyan, napakaganda. Ngayon, bago kami nakarating dito sa Church of God, ang daming religion pinanggalingan namin, ang daming church. Totoo yan. Looking back, talagang ako'y nagsisisi. Naano ko yung ano, pero siguro yung time na yun, dahil nadaya tayo. Ilang years, wasted years, serving the devil because of these false churches and false doctrines, cults. Pero salamat na nandito na tayo ngayon sa tunay na iglesia ng Panginoon. Sabi ka, haligi at suhay ng katotohanan. Amen. Mga kapatid. Dahil lahat ng turo ay ayon sa Biblia. Itinuturo ng maliwanag dahil sa Espiritu Santo. Ngunit ang problema, napipighati ang Espiritu Santo dahil maraming na-deceive. Kinabibilangan nila ang iba't ibang church at ang mas minamahal nila yung pastor nila kaysa yung tunay na pastor ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Na dahil nandun ang Espiritu Santo, mga kapatid, sa sikta denominasyon, hindi ako nagbabanggit kahit anong church, pero makikita niyo yung sarili niyo. Kung walang patnubay ng Holy Spirit, makikita mo hindi na ituturo ng tama ang Biblia. Kahit gagamit ng Biblia, pipick up lang ng dyan ng iba't ibang verse para isunod sa kanila. Gusto. Tandaan nyo, pag hindi kayo ligtas sa kasalanan at nandyan kayo sa church na yun, dadeceive kayo. At patuloy kayong namumuhay ayon sa salibutang ito, hindi ayon sa Diyos, kayo dadeceive. Napipigati ang Espiritu Santo. Maraming na-deceive. At yung iba, hindi matanggap ang turo ng Church of God. Sabi nila, ayoko sa Church of God, mahigpit dyan eh. Sabi nila. Alam mo kung bakit? Eh dito, bawal ang uminom. Bawal mag-drugs. Bawal kang makihalubilo sa maggawaing salibutan. Bawal magsugal. Maraming bawal dito. Dahil yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya nila ayaw sa Church of God dahil mas gusto pa rin gawin yung mga bagay na gusto ng kanilang puso. Sabi niya, pag sumunod ako dyan, wala na, hindi ko na magagawa ito. Oh, yung mga mahilig sa sabong, hindi na pwede magsabong. Hindi na pwede magsugal. Yung para mahilig uminom, hindi na pwede uminom. Pero alam niyo ba na lalong pinapaganda ng Diyos ang iyong buhay kung kailan susunod sa Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. I-share ko sa inyo. Ako'y matanda na. Tumatanda na. Pagkatapos ng aking physical check-up sa doktor, sabi niya, normal lahat. Normal lahat. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na sa edad kong ito, normal lahat. Wala akong hindi mataas ang blood sugar, lahat, prostate, lahat, normal.
dahil sa isang buhay na napakaganda ibinigay ng Diyos. Amen. Inilalayo ka sa mga sakit na yan, bunga ng mga bagay na ginagawa mo sa makasalibutan, lahat na ipinapasok mo sa sarili mo, ginagawa mo, na hindi kalooban ng Diyos, nakakasama. Sige, kumain ka ng kumain ng malakas ka, ng mga puro karne lang. Eh, kundi ka ba naman magkakaroon ng atakin sa puso? Masama yun. Kumain ka ng maalat palagi, magkakaroon ka sakit sa kidney, palaging matatamis, kakaroon ka ng diabetes. Palagi ka nai-stress, kakaroon ka ng sakit sa puso. Palagi kang galit. O, pagtamad ka naman, ay hindi rin kalooban ng Diyos na maging tamad. So makikita mo lahat ngayon pa sa Pilon, aayusin niya. Napipigati ang Espiritu Santo ngayon dahil patuloy mong ginagawa ang mga bagay na yan. At ikaw ay naniniwala pa sa Diyos. Ikaw pa ay nagpupunta sa church. Di ba? Ngayon, lahat ng mga na-adapt sa karya ng Diyos, sumusunod sila sa kanyang sa karya. Kung ano yung sinasabi sa karyan, ito naman ang sinusunod. Alam mo, dito sa Canada, o kahit isang bansa, kung ikaw ay citizen ng isang bansa, susundin mo yung the law of the land. Makibibilang. Kung hindi mo susunod yun, magiging criminal ka. Kaya yung law yan, ginawa para doon saan? Sa mga hindi sumusunod. Hindi doon sa sumusunod. Pag ikaw ay sumusunod, hindi ka maapektuhan ng law. Apektado lang yung mga sumusuway. Ganon din sa utos ng Panginoon. Ang apektado lang dito yung mga sumusuway. Pag ikaw ay sumusunod, eh, hindi ka apektado rito dahil sinusunod mo yan eh. Kagalakan mo yan. Nagbibigay sa'yo kagalakan kaya mo sinusunod at pinagpapala ka ng Diyos. Isang palatandaan na mahal mo ang Diyos. Ngayon, sabi mo, mahal mo yung bansa mo. Pero ikay masuwayin sa loob ng ano. Oh, kita mo yan. Sabi nung isang ano, di ko maano eh. Mahirap tanggapin yung isang prime minister dyan. Singapore ba yan? Ano sabi niya? Stupid country daw Philippines for stupid people by stupid government kasi hindi sila masunuri, hindi nila mahal ang bansa nila. Pero pag mahal mo ang Diyos, lahat susundin mo yan. Amen? Amen? So, adoption. Ang pangatlo na gawain ng Espiritu Santo, ito ay ano, lalong gumaganda. Sanctification. Yung holy life. Pag sinabing sanctification, take note ha, ito yung sanctification, hindi ito para sa mga makasalanan. Ito para sa Kristiyano na. Yung nasa kaharian na. Yung mga naligtas na nakapagsisi. Kaya huwag nyong sa lama nakikinig, kung hindi pa kayo ligtas sa kasalanan, hindi ito para sa inyo. Pero pakinggan nyo rin. Pag sinabing sanctification, holy life, yung tinatawag na kalinisan ng puso, heart purity, or tinatawag na baptism of the Holy Spirit. At basahin natin dito sa 1 Corinthians chapter 6, verse 11. 1 Corinthians chapter 6, verse 11. Ang sabi po rito, ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Such were some of you, but you were washed, you are sanctified, you are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. So, ang nagpapabanal ay yung Espiritu Santo. Romans chapter 15, verse 16, ang sabi niya, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. Sabi niya. So, ngayon, mayroong provision.
para makamit natin yung kaligtasan. Alam mo, ito yung doctrinal. Sa mga napabanal, ito yung karanasan na. Unang-una, ito yung sa pamagitan ng salita ng Diyos. So we can be sanctified through the truth, the Word of God. Sabi dun sa John chapter 17, verse 17, sabi ng Panginoon mismo, sanctify them by your truth, your word is truth. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang iyong salita ay katotohanan. So ito yung mga ginagamit ng Espiritu Santo. Pangalawa, yung dugo. Yung dugo ng ating Panginoon. So sa Hebrews chapter 13, Hebrews chapter 13, dito po sa Hebrews 13, verse 12. Sabi rito, kaya naman si Jesus upang mapaging banal sa pamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. So, pangalawa yung dugo. At ang pangatlo, through the Holy Spirit na nagsasanctify. Ngayon, para maging maliwanag, ano? Yung hindi pa naligtas sa kasalanan, ang kanyang tanging nasa puso't isipan, siya patatawarin ng Diyos pag lumapit siya. Amen? Yun lang nasa kaisipan niya, yung kasing kasalanan. Pero yung naligtas sa kasalanan, pagkatapos niyang tumatagal na siya at siya nakakapag-aral ng salita ng Diyos at nakikita niya mayroong yung turo ng Panginoon na kailangan mapabanal. Ang kanyang kaisipan ngayon ay pakabanalin ng Diyos ang kanyang puso. So magkaroon siya ng pangalawang, this is the second work of grace, sanctification. Yung kalinisan ng puso. At ito ay sa pamagitan din ng pananampalataya. Pagsunod sa salita ng Diyos at through the Holy Spirit. Kailangan malaman mo na ito ang ilalapit mo sa Panginoon. At sabi ng iba, at ito kaya ko gusto kong sabihin sa inyo ito, wala daw tao na mapapabanal dito sa lupa. Sabi nila, ang kabanalan daw sa langit. Totoo ang kabanalan sa langit, pero dito pa sa lupa, bakit ipapangaral dito sa Biblia kung hindi pwedeng mapabanal? Unang-una na argument, sasabihin ko sa inyo. Nung namatay ang Panginoon, nung nandito siya sa lupa, ang kanyang dugo ay nabuhos sa lupa. Yung dugong yon ang siya gagamitin sa pagliligtas ng kasalanan at paghuhugas, paglilinis ng puso. At tanda natin, ang hangarin ng dugong yon ay mapabanal yung mga Kristiyano. Dito pa lang sa lupa. Kasi walang dugo, no flesh and blood can enter heaven. Walang makakapasok. No flesh and blood can enter heaven. Kaya yung dugo dito nabuhos para isanctify yung nasa lupa, yung mga Kristiyano. At yung mga apostol, sila'y nasanctify, napabalal nang sila'y nandito pa sa lupa. Hindi nung sila'y namatay. Amen? At sa kanilang katuruan, napakabanilin ang mga taong buhay, hindi yung patay. Ngayon yung ibang turo ng church, at ako'y kumisa nagbabasa, ako'y napapailing, kasi hahanap na isang tao para gagawin daw banal, para ang tao doon magpre-pray. O, kukuha doon sa bansa ng Philippines ng isang tao at ito'y candidate for saint. Hindi, tingnan mo yung turo ng Biblia. Dito pa lang, pwede ka na maging saint. Kasi mayroong banal na dugo na magpapabanal, salita ng Diyos at Espiritu Santo. Amen? Amen? At alam niyo kung bakit? Ito'y napipighati ang Espiritu Santo kasi walang tumatanggap dito sa mga turong ito pagpatungkol na sa holiness. Paano nga naman tatanggapin kung ang tao hindi pangaligtas sa kasalanan, paano pa tatanggapin yung isang turo na mas mataas? Kaya ito'y para sa Kristiyano. Ngayon, sa isang Kristiyano,
na hindi pa napapanal, may mga reason bakit hindi siya napapabanal. Kagad. Unang-una, kailangan ipinapanalangin ito. Napipigati ang Espiritu Santo kung ang Kristiyano hindi pa napapabanal. Unang-una, kasi hindi ito na ipapanalangin ng gusto. Pangalawa, mayroon pa rin pagmamahal sa salibutan. A little love for the world. Kaya habang ang Kristiyano, mayroon pang kunting-kunting pagmamahal sa salibutan. Hindi nga siya mapapabanal. Kasi nakikipaghalubilo ka ng konti-konti sa salibutan. May maliliit pa rin kang ginagawa na hindi maiwanan. Ano pa? Procrastination. Hindi ka, dapat ito nasa puso mo na ikaw ay mapapanal. Bakit kung ikaw ay may maruming narumihan ang damit mo, magmamadali ka umuwi para magbihis, para magpalit? Eh bakit pagpatungkol sa puso, hindi ka magmadali na maging malinis ang iyong puso mo? Ano pa? Mayroon kang neglect sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ka palagi nag-aaral ng salita ng Diyos. At kakulangan saan? Sa pagsunod. O, nag-aaral ka nga. Alam mo lahat yung doktrina. Pero kulang ka sa pagsunod. Hindi ka mapapabanal. Kasi sabi nga, yung Word of God ang siya magpapabanal. Ano pa? Mayroon ka pang pagmamahal sa sarili mo. Kaya mayroon kang pride. May kataasan pa. Kumisan may nag, kahit sa Kristiyano, minsan nakapag-isip pa ng masama sa kapwa. What? We have to purify our thoughts. Kumisan sabi nila, yung kumisan na may pumapasok na masama kasi tinutukso ka ng Diablo. Kaya kung dumarating yung panahon na yon na para ba nakapag-isip tayo ng masama sa kapwa, that is predisposition to retaliate. Bakit ka nakapag-isip sa kapwa? Kasi may galit ka sa kapwa, meron kang hinanakit, parang gusto mong gumanti. So kailangan iwasan mo yan. Anong paano may iwasan yan? Love. Yung pag-ibig. Kailangan sumagana yung pag-ibig sa'yo. Sumagana yung pag-uunawa mo. Tandaan mo. At saka hindi tayo nagiging judgmental sa kapwa natin. Mayroong benefit of doubt palagi. Titignan mo ang kabutihan. Huwag yung sa kasamaan. Kasi hindi tinignan ng Panginoon yung ating kasalanan. Ang gusto, tinignan ng Diyos sa atin, alin? Yung kinawa ng ating Panginoong Jesucristo na dahil sa Kanya, pinatawad tayo sa lahat ng kasalanan. Yun ang tinignan ng Panginoon, yung ginawa ng Panginoon para tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Ngayon, ganun din gagawin natin para ang Panginoon, lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Ano pa? Kinakailangan natin pala pa rin yung full consecration. So, ano yung consecration mo? Sabi ng Panginoon, basahin natin sa Lucas. Sa Luke chapter 14, verse 33. Sabi rito, so likewise, sabi niya, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Sabi niya rito. Kaya ang sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, edi maaaring maging alagad ko. Pagtanggi sa kanyang tinatangkilik. Pagtanggi sa sarili. Lahat yan, pati selfish motives, dapat kailangan tanggihan mo yan. So, we have to forsake all for Christ. Ito yung tinatawag nila yung kailangan patayin mo yung mga masasamang sangkap na yung sarili. Yung death to all selfish motives. Ito yung sinatawag nila. Alam mo ba na maliban na iwanan na ating sarili, mahirapan tayo na mapabanal. Kailangan palagi na magkaroon tayo ng self-examination ng bawat buhay natin bilang Kristiyano.
ay nasusukat lang. Hindi sa ating sarili, kundi nasusukat ayon sa salita ng Diyos. Yun ang standard. Pag nag-consecrate ka, inahandog mo yung sarili mo sa Panginoon. Anong klaseng paghahandog ang iahandog mo sa Diyos? Tignan natin yung sinabi rito ng Biblia. Sa paghahandog. Dito sa Romans chapter 12, verse 1. Sabi niya, kaya mga kapatid, pinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa kabagayan ng Diyos na iyong iharap ang iyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Diyos na sa inyong katampatang pagsamba. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang sabi sa verse 2, be not conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Kita natin, napakaganda yung turo. Ngayon, ano nangyayari? Hindi natin napipigat yung Espiritu Santo dahil hindi maiwan-iwanan yung sarili. Okay, narinig mo yung turo at ito sa paghandog. Lumapit ka sa Panginoon para sa paghandog. Pero nakikita ng Panginoon ang iyong puso. Nakikita pa rin. Habang nakikita yon, kahit maghandog ka, hindi mo makakamtan. Kasi ang Espiritu Santo pa rin ang siya maglalapit sa iyo. Kasi tawag nila ito yung second work of grace, baptism of the Holy Spirit. Nasabi ng Panginoon sa mga puso nun, hintayin nyo ang Espiritu Santo at papasok sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos at kayo aking magiging saksi. Sa iba't iba lugar. Ito ngayon ang magbibigay kapangyarihan sa buhay ng isang Kristiyano. We're witnessing for Christ. We're witnessing for not only a justified life, but we're witnessing for a sanctified life. Dito ngayon makikita. Kaya mayroong dalawang klaseng Kristiyano sa Iglesia ng Diyos. Yung naligtas at napabanal. Mga kapatid, isang encouragement sa bawat isang Kristiyano. Huwag nating pigatiin ang Espiritu Santo. Magmadali tayo na lubos na mapabanal. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa kanyang mga anak. To live holy in this present world. Mga kapatid, maaaring hindi matanggap ng makasal ng salibutan ito. Hindi matanggap ng iba't ibang religious world. Pero sa Iglesia ng Diyos, ito'y pinapangaral. At ito'y galing sa Biblia. Dahil kung paano yamang banal ang sa'yo tumawag, magpakabanal naman tayo sa lahat ng uri ng ating pamumuhay. At sabi pa rito, sa Titus chapter 2 verse 11, sabi niya, sapagkat napakita ang biyayang Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa kahalayan ng salibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil, matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng salibutan ito. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Mga kapatid, sabi dun sa ating teksto, kung babalikan natin,
Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kay tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. You are sealed unto the day of redemption. My seal of approval ng Espiritu Santo sa buhay ng mga Kristiyano. Ito'y nakatatak hanggang saan? Sabi niya, you are sealed, sabi niya, unto the day of redemption. Hanggang sa judgment day sa pagdating ng ating Panginoong si Kristo. At ito ang dadalhin natin. The seal of approval ng galing sa Espiritu Santo. Kaya huwag natin pipigatiin. Dala-dala natin ito. Alam mo ba na sa bawat pagpunta mo sa bansa, meron kang passport at meron tatak ng visa para makapasok. Mga kapatid, kung wala kang tatak ng Espiritu Santo, sabihin yung tatak ng kabanalan, hindi kayo makakapasok. Kaya ng Diyos. Yung papasukan yung lugar, ang Diyos ay banal. Ang kanyang lugar ay banal. Ang mga nakatira lang doon ay banal. Kaya huwag niyong expect. I'm just talking out of sincerity and love. With boldness. Huwag niyo expect kung kayo pumapasok sa simbahan, kayo pumapasok sa in-religious world, gumagawa kayo mabuti, at kayo pupunta sa langit, maliban kayo ay maligtas at mapabanal. Tandaan niyo yan. Walang maruming puso na makakapasok sa karyan ng Diyos. Walang makasalanan papasok sa karyan ng Diyos. Lahat ng mabagay na ginagawa ng tao, hindi kalooban ng Diyos, hindi yan makakapasok sa karyan ng Diyos. Kaya ating pinagsisikapan, itinuturo na may panalangin, may pag-iyak, may pag-ibig sa lahat ng ito. Upang na maintindihan natin yung kalooban ng Diyos. Ito ang kanyang ebanghelyo. Ito ang kanyang aral. Wala tayong ibang dinadalang aral kundi aral ng Panginoon. Hindi tayo nagtataas ng tao kundi ang Diyos. Salamat kung kayo tatanggap. Salamat kung kayo maligtas. Masigit na salamat kung kayo mapabanal sapagkat mayroong isang nalulugod ang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. At yung Panginoon at ang Espiritu Santo at balang araw magkakaroon ng pagkakaisa na tayo lahat ay nandun sa isang lugar. Kasama natin ang Panginoon. Alam niyo, sa mga tunay na Kristiyano, mayroon ka rin tunay na pagkakaisa. Pagkakaisa sa pananampalataya, sa pag-ibig sa Panginoon, sa relihiyon, at sa turo. Sa isang Diyos, sa isang church, the Church of God. Mga kapatid, ang tinutukoy ko yung Church of God spiritual. Iglesia na binili ng Diyos ng kanyang sariling dugo. Tayo yun ng mga taong naligtas at napawala. Nawa, huwag natin pigatin ang Espiritu Santo. At kung sino man sa oras na ito ay hindi pa tumatanggap sa Panginoon, kayo magsisinayin yung kasalanan. Ha? Magpasya kayo, natanggapin ng Panginoon, na iligtas kayo sa kasalanan at huwag nang gumawa pa na masama. At kayo ay ma-adapt sa karya ng Diyos. At kayo bilang mga Kristiyano, kayo rin ay pagsumikapan natin alang-alang sa kabagan ng Diyos na tayo lubusang mapabanal. At pagkatapos yan, tayo rin ay gumawa para sa Panginoon. At maging tapat tayo. Madadaan tayo, Panginoon, na walang dungis at kapintasan hanggang sa kauli-ulian ng buhay natin sa libutan ito. Sa Diyos ang kapurihan, sa Diyos ang kaluguran, sa Diyos ang katagumpayan, ngayon magpakailanman. Ito ang mensahe ng Panginoon. Happy Father's Day sa inyo lahat. Ay, pala ito. Maraming Diyos na Panginoon sa lahat. Nagpupuri, papasalamat muli, Panginoon, sa mensahe na pinagkalubos sa amin. Sa mensahe na hindi namin pighatiin yung Espiritu Santo. Na kami, Panginoon, sa lahat ng mga tao, hindi pa tumatanggap sa iyo.
Nawa ang Panginoon, makita nilang kanilang sarili. Sila magsisi ng kanilang kasalanan sa palataya ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. At sila yung patatawarin. Amen. Upang sila rin mapabilang sa iyong kaharian. Sa mga Kristiyano sa oras na ito na hindi pa lubusang napabanal, dinadalangin namin, Panginoon, na bigyan mo sila ng puso, Panginoon, na yung malubusang iwanan ang kanilang mga sarili. Upang tamuhin nila ang lubos na kalinisan ng kanilang mga puso. Higit na may buhos mo, Espiritu Santo, ang iyong kapangyarihan na magamit mo silang malinis na instrumento sa iyong kaharian. Maging karapat dapat, Panginoon, na iyong lingkod na nagpapahayag ng salita ng katotohanan sa buong salibutan. Panginoon, alam namin, Panginoon, na nalulugod ka ang Diyos sa lahat ng tumatanggap sa iyo, sa lahat ng napapabanan at napapabilang sa kaharian. Kaya, mga Diyos, dalangin namin na marami pang mapapabilang sa iyong kaharian. At kami rin, Panginoon, na nandito pa sa lupa, habang nabubuhay, bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na masipag sa gawang kabanalan. Amen. Bigyan mo kami ng puso na mapaglingkod, na marami pang kaluluwa may lapit sa iyo. Amen. Maligtas sa apoy, maligtas sa mga espiritong mapandaya. Amen. Maligtas sila para sa iyong kaharian ng Diyos. Sa iyong ikalulugod, kakapuri, ikaluluwalhati. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na matapat at masunurin. Pusong maibigin sa iyo, sa iyong banal na salita at sa iyong mga kapwa. Puso, Panginoon, na maging tapat hanggang sa katapos-tapusan. Pagpalay mo ang lahat ng iyong mga anak, lingkod sa iba't ibang salibutan. At yung Iglesia ng Diyos na patuloy amang Diyos na gumagawa na siyang haligi at suhay ng katotohanan. Na may pahayag ang katotohanan sa buong sanlibutan, makita nila at puro tunay at dalisay na turo mo, Panginoon, sa ikagaganda ng buhay ng sinuman upang pagpalain mo sila sa buhay na ito, sa mundong ito at sa buhay na darating, sa buhay na walang hanggan sa piling na Panginoon Jesus. Amang banal na pangyarihan sa lahat, tinatagubilin namin, Panginoon, ang pamamahala na gagaling sa iyo. At sa mga darating na araw, bigyan mo kami, Panginoon, kalakasan, mapagtagumpay, anumang darating sa aming kapagsubukan o problema, na kami palagi maging tapat sa iyo. Amen. Amang banal na Panginoon sa lahat, binabalik namin sa iyo ang kapurihan, ang kalahatian, kaluguran, kapangyarihan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, at lahat na dinalangin namin sa iyo sa oras na ito, ay pinagkalooban. In Jesus' name we pray. Amen.